Binulugo kayo hapon ang mga leader ng Manibela at ng Piston sa pamamagitan ni Kamar at ni Kamodesto patungkol sa naging kilos nila itong nagdaang mga araw at patungkol din sa PUV modernization. Maliwanag, nakulang at marami pang pagkukulang ang programa at proyekto ito na dapat tugunan ng gobyerno bago nila pilitin yung mga hindi pa kayang sumabay at hindi pa kumbinsidong sumabay. Bilang gobyerno, naniniwala ako na hindi dapat namimilit ang gobyerno bilang mga magulang ng ating mga mamamayan. Dapat inaakay, kinukumbinse at tinutulungan tungo sa nais nating polisiya at landas na gawin kaugnay ng modernization ng PUV. Ilang mga bagay ang lumabas sa aming pagpupulong. Una, sang-ayon ako sa posisyon ng marami sa kanila na ang prangkisa ay personal sa kanila at hindi dapat kinoconsolidate sa isang kooperatiba, lalong-lalo na kung merong hindi pagkakasunduan sa loob ng kooperatibo mismo dahil parang naho-hostage na, ika nga, yung mga miyembro ng kooperatibang ito. Pangalawa, hanggat hindi pa naisasapinal ang root plan sa bawat sulok ng bansa at hanggat hindi pa naliliwanag kung sino-sino nga ba magbabiyahe sa kada rotang ito, hindi marapat at dapat na pigilan magrehistro ang mga jeep na hindi pa nagko-consolidate o sumasama sa kooperatiba. Maliwanag, kulang pa naman ang modernong jeep para sa ating mga mananakay. At kung lahat ito ay pagbabawal, ang magsasuffer dito, ang tatamaan dito ay ang ating mga mananakay at mga pasahero na kinakailangan magbiyahe mula sa kanilang tahanan tungo sa kanilang pinagtatrabahuan o pinag-aaralan. At panghuli, nais ko rin balikatin sa ngalan ng grupong ito ang isyu kaugnay ng hindi na pagrehistro ng kanilang mga jeep. Ang franchise ay delegated lamang ng Kongreso sa LTFRB. Hindi nila pag-aari ang kapangyarihan ito maliban sa pinasa lamang sa kanila ng Kongreso. At sa paniniwala ko, hindi dapat ginagawa ng LTFRB ito dahil klarong paniniki lamang ito sa isang proyekto na hindi pa naman talaga nila lubusang naaayos at napapatupad. Sa darating na linggo matapos kong makuha ang mga datos mula sa kanila sa Manibela at sa Piston at sa mga ibang grupo pang kinaharap ko noong nagdaang linggo, ay pupulungin ko, papatawag ko ang DOTR at ang LTFRB, pati CDA na rin, kaugnay sa bagay na ito dahil tila lumalabas. Karamihan o hindi man lahat ng kooperatibang nag-consolidate sa ngalan ng POV modernization ay nalulugi at nagre-reklamo na at naghihinaing na kung talagang hindi ito umuubra dun sa mga nauna na. Bakit natin pipiliting gawin ito dun sa iba pa? Hanggat hindi natin napapakita at napapatunayang uubra ito, huwag natin muna ang pilitin ito. Yon ang posisyon ng Senado. Dun sa mga gusto, gusto nila tuloy. Hindi naman namin pinipigilan yon. Pero yung ayaw, ulitin ko, dapat akayin, tulungan at kumbinsihin ng pamahalan. Huwag pilitin. Ilang salita siguro mula kay Kamar. Maraming salamat po, SP Chis Escudero. Senator, nagpapasalamat talaga kami sa pakikinig nyo sa aming mga hinaing. Naniniwala po tayo na ang tagumpay ng isang programa ay nasa tamang implementasyon nito at hindi minadali lamang o pinipilit yung ating mga kasamahan. Hindi ito nakikita sa dami lamang ng mga napilitang mag-consolidate para masabi nating tagumpay ito. Ang pinapakiusap natin sa ating mahal na Pangulo sa opisina ng ating Senate President na sana po makapagparehistro kami, makabiyahe kami, makapaghanap buhay kami, makapagserbisyo po kami sa taong bayan at nang sa ganon ay ang ating ekonomiya ay hindi po bumagsak at hindi po laging may mga gulo sa lansangan. Sino po ba ang may ayaw ng pagbabago, paulit-ulit nating sinasabi, SP, na talagang tayo ho ay nakikaisa ng ating pamahalaan pero sa tamang implementasyon na hindi po dapat pinipilit ang taong bayan o ang stakeholders, lalong-lalo na yung mga operators at mga drivers. Marami pong paraan na tayo ay pwedeng makapag-modernize, na tayo po ang makapagtayo ng mga industriya dito sa ating bansa. Pwede tayong mag-modernize na individual pa rin
at sana mapakinggan ito ng ating Pangulo, lalong-lalo na sa tulong ng ating Senate President. At sana yung mga nauna nang nakapag-modernize nito ay wag naman po sana kaming sinisisi kung kayo ay nalulugi. Hindi po namin kasalanan na kayo ay nasa balag ngayon ng alanganin at sana ho ay mapagbigyan pa rin po kami. Maraming salamat po. Sa bahagi po namin sa piston ay malinaw yung aming posisyon na kung talagang ang direksyon ng programa ng gobyerno ay para ayusin yung ating public transport, mas dapat ang inuna ng gobyerno ay pagtatayo ng sarili nating industriya. Sapagkat hanggat patuloy na ang Estado ay nangungunyapit sa ibang mga bansa, ay kailanman ay hindi uunlad yung ating muda ng ating public transport. Sa ilalim ng balangkas ng programa ng modernization, ay hindi siya magsisilbi sa ating ekonomiya. Bagkos lalo lamang ito magdudulot ng patuloy na paglubog ng ating ekonomiya. Sapagkat ang sinasabi nga natin ay sa programang ito ay pinapatay yung ating mga lokal na gumagawa ng ating public transport. Malinaw yung aming yung ating panawagan sa mamamayan, dapat labanan yung samot-sari ng mga policy at mga patakaran na hindi nagsisilbi sa interes ng mamamayan at mga operator at driver. Hi, madam. Amgo. Ang pupulungin ko, ang DOT, papatawag ko, ang DOTR, ang LTFRB at ang CDA dahil involgado rin sila rito. At ang aming usapan, sana magbunga. Hinayaan nila ako magsilbing tulay, daan, ika nga, para yung kanilang mga hinaing ay may parating. Hindi lamang may parating, mahanapan ng solusyon. Dahil sa dinami-dami ng beses nilang nagreklamo at pinarating na ito sa pamahalan, tila dinidribo lamang sila. At anumang pagkilos protesta na may kinalaman sa anumang uri ng transport strike, masakit din naman ito sa kanila. Masakit din ito sa mananakay. Hindi lamang naman sa ekonomiya at sa pamahalan. Kaya wala naman talaga sa interest ni naman na mangyari pang muli yan. Sana, sa pamamagitan ng pagsisilbi ng Senado bilang daan at tulay sa mga hinaing nila, ay mahanapan namin ang solusyon ito na hindi na kinakailangan pang magkaroon ng anumang uri ng kilos protesta nakakasakit lamang sa bawat isa sa kanila at mga stakeholders sa transport sector. But the President already said na hindi ito pwedeng i-postpone dahil matagal naman ang in-implement. Oo, pero wala namang bagay na hindi nadadaan din sa usapan at kumbinsiyan dahil marahil ang nagbigay ng payo at napakinggan ng Pangulo ay yung mga kalihim niya na siyempre papabor dito. Pero nais namin makausap at matingnan marinig mula sa bibig nila. Alam din pala talaga nila kung ano nangyayari sa baba. Alam ba nila nagaganap sa kada rehiyon at lokalidad? Dahil simulan lamang natin, yung sinasabi nilang 83% ng mga jeepney na nag-consolidate at modernize na, ang maliwanag na hindi naman totoo yon on the ground. Nais namin singilin at malaman mula sa kanila, asan ba itong 83% ito? Dahil nung nagkaroon ng transport strike o panawagan kaugnay nito, bakit maraming lugar ang naparalisa? Nasaan yung 83% na pumapabor dito kung ganun lang kaliit? Yung umaayaw dito, ilang mga bagay na kailangan bigyang lino ng mga ahensyang ito? Thank you. Sa lalong madaling panahon, itong darating na linggo, makuha lang namin yung mga datos mula sa kanila. Ay, gaya ng sabi ko, papatawag ko ang LTFRB at ang DOTR. Maliban sa budget deliberations, nahaharap naman talaga sila sa amin. Hindi ko alam yung exactong schedule. Minabuti ko ng patawag sila sa darating na linggo. Matapos namin makuha ang datos. Kaugnay sa bagay na ito at iba pang mga reklamo, hindi yan lang naman yung immediate na reklamo. Maraming ibang reklamo na dapat tugunan ng LTFRB kaugnay sa implementasyon itong POV modernization. Kabilang na rito, yung pagpilit nilang bumili na ng mga modern jeep samantalang yung subsidiya nila ay wala pa naman. Hindi nila hinihingi sa amin yung budget para sa subsidiya. Paano nila bibigay yun sa mga may-ari ng jeep at super kung wala pa naman talagang budget na hinihingi mula sa Kongreso mismo? Huwag pilitin yung hindi pa kaya at ayaw, irehistro pa din yung mga hindi pa nakakapag-consolidate dahil, ulitin ko, kulang pa rin naman talaga yung mga kinakailangan public utility jeepneys para pagsilbihan yung ating mga mananakay. Tsaka,
saka po SP, yung ang prinenuhan lang naman po dito, hindi naman po yung kabuuan ng programa, hindi din po yung mga gustong mag-consolidate, kundi po yung dun sa konsolidasyon, ito po yung sinasabi nila na pitong beses nang na-atras. Bakit po ba na-atras? Bakit may pitong beses nang pag-postpone nito o postponement nito? Dahil bukod sa hindi handa, wala nga po tayong budget at hindi po pinaiintindi ito ng tama kasi gusto lang natin ma-consolidate para makautang po sa banko. Malamang ang sinabi nila sa Pangulo kaugnay nito ay pitong beses na ito yung na-postpone. Tama na. Pero ang tanong nga, bakit nga ba napopostpone palagi? Ano bang nagbago mula dun sa unang pagkakapostpone hanggang sa pangpitong pagpostpone? May nagbago ba? Nadagdagan ba yung pondo? May naayos bang naunang problema mula nung unang pinospon? Yan ang ilan sa bagay na nais naming marunig at malaman mula sa DOTR base sa mga reklamo at puntong na ipahatid nila. Are you going to talk to the president about this? After I talk to his secretaries first. Whenever I get the opportunity again, yes. After I talk with the secretaries, unless we're able to convince them. Again, the president usually gets his information, of course, from his own secretaries and cabinet. So you would like to talk to them first? And then try to talk to them. If necessary, yes. Unless they will act accordingly based on the information we will be giving them. Again, we are not against modernization. Sila din naman hindi. Kaya lang, tamang pagpapatupad lamang ng modernisasyon na walang masasaktan, walang masasagasaan, at walang pinipilit ng wala pa sa panahon. Thank you.